that those who believe in Christ may receive to freedom and an everlasting inheritance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The law.
You shall not steal. You shall not covet. And whatever other commandment there may be, are summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does no evil to the neighbor. Hence, love is the fulfillment of the law. The word of the Lord. Thanks be to God. All rise to honor the gospel. Sa unang pagbasa, sa ito, that doesn't
itinilagay niya ang mga Israelita ang maging tagapagtay ng bayang Israel. Maayo rin po, no? Itinilagay natin sa bilang tagapagtay ng bagong Israel. So, huwag natin kalimutan. Bakit po? Kasi, bakit po natin naiinigay sa binagay na ha, sumusunod lang tayo sa Diyos. Pero hinahayaan natin yung iba na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. It is our moral obligation na kung saan yung makita natin, na tulungan natin ang mga tao na kung saan ay nawawala ng landas na tubugon sa panawagan ng pumayo sa pamagitan ng pagkatama sa kanila. Bahagi yung kasi kumisan, sabi na ako, baka kasi hindi nila alam na mali ang kanilang ginagawa. Sabi nga, ibig kumisan ay dahil sa sila yung nasara, na yun ang kanilang ginagawa na mali at walang nagsasabi sa kanila, baka akala nila okay na yun. Kinakailangan itama sila. At kumisan, kinakailangan natin yung to call the attention. Pari, mali yung ginagawa mo. Hindi tama yung ginagawa mo. Dapat nang baguhin ang buhay mo. At makita naman natin kumisan kapag na sa pagsabi natin na tumutubod. Alam niyo, kumisan, napapansin na, halimbawa na lamang, ano? Yung problema sa traffic, kahapon, ako ay mapunta sa Fiesta Homes, sa pagmimisa ako sa Fiesta Homes. Diyan sa Padre Maso, Masi, sa intersection mismo ng Padre Maso at saka po ng pagpunta Madelina 1, no? Ay makita po na kung saan ay kakaliwasan na ako kasi pagpunta ang Fiesta Homes, no? Ay makita po na kung saan ay yung mismo tricycle driver nandun mismo sa gitna. Hindi ho na sa right side, ha? Hindi na sa left side. Talagang nandun sa sentro, sa gitna ng papunta at sa gitna ng paalis. Doon talagang mismo, doon na pawala ko sa hero. Sabi ako, misa tayo yung mga Don at Donya. Kahit saan, pwede tayo umuwa. Kahit na sa gitna ng kalsada. Pero makikita po natin yun rin. Bakit yung mga Pilipino sa ibang bansa? Ang bain, kapag pinag-usapan mo ang problema sa trafiko. Hindi naman naging problema yung mga Pilipino sa nagpunta sa ibang bansa. Masuturin. Kasi may nagsasabi ko, kapag nandun sa ibang bansa, maaari nga walang magsasabi sa inang pare ay hindi ka dapat magbaba dyan sa gitna ng kalsada. Pero doon kasi ay mayroon na lang sulat na darating sa iyo. Ibibigay sa iyo traffic violation mo. Pagkatapos hindi ka pwedeng mag-renew ng driver's license mo hanggat hindi mo napapayaran yung traffic violations mo. So, bahagi rin ako sa makita din, tumipino ang mga Pilipino kapag nasa ibang bansa. So, sabihin ng traffic. Ibig sabihin, pwede pala. Kasi bakit? Pinagsasabihin. Kaya bahagi rin ako sa makita ko natin. Sabi ko nga sa atin dito sa Pilipinas, angal tayo ng angal na ang traffic naman dito. No? Pero ang tanong ay, pinagsabihan ba natin ang mga tao nagkabos ng traffic? No? Lalo-lalo sa mga aktibo. Sabi ko nga, kung sa mga pao kasi sa gitna ng kalsada, kahapon. Sigurado may ibang sa kayo. No? Kaya lamang, sigurado rin, yung ibang mga ibang sa kayo, hindi na sinabi doon sa driver na ano, sa susunod ay magbaba ka ng pasahero doon sa tabi,
We have the obligation to correct the wrong. Bahagi rin na kung sa makita natin, kumisang din, isang dahilan kung bakit hindi tayo pumupuna. Kasi bakit? Kasi nasabi natin kapag tayo ay nagtama ng iba, ay sasabihin ng iba na natatakot. Natatakot natin. Kasi Father, kapag pinagsabihan mo yan, pagsasabihan din ako. Babalikan din ako. Pagka matatakot na yung pagsabihan, huwag natin kalimutan natin. Huwag tayong matakot kasi bakit? Hindi naman tayo Diyos na hindi nagkakamali. Hindi naman tayo si Superman at saka si Wonder Woman na perfecto na. Tayo ay mga travelers towards the path of perfection. Tayo ay mga sa kadatapan ng buhay. Hindi tayo perfect, kaya okay lang na tayo pagsabihan. At okay lang din na tayo magsabi at tayo na tayo balikan. Kasi bakit? Eh tayo magtutulungan para alin. Talagang, para talagang makita natin na makamit natin ang kadatapan ng buhay. So na yun ang maging bahagi ng ating kaisipan. Na pareho tayo naglalakbay. At dahil pareho tayo naglalakbay, okay lang na ako ay pumuna sa iyo. At bukas din ang aking kalooban na punahin mo. Kailangan, sabi na natin, yan ay nakailangan ng alin. Palalim na kababaan ng kalooban. At pagtanggap sa isang katotohanan, lalo, we are fellow travelers towards the path of perfection. Yun po yung mahalagang makita po natin. Bakit? We have the duty to correct the wrong. Pangalawa, pangalawang panyayin na kung saan pinakita natin, fraternal, brotherly, sisterly. No? Yung panyayin na pinakayin ko sa atin ngayon, may kalakip ng pag-ibig. May kalakip ng pag-ibig. Sa unang, sa ikalawang pagpasa po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang ganda po na sinabi po ni San Pablo, ang sabi ni San Pablo, sa San Pablo ay, we owe nothing to anyone. Owe nothing to anyone except to love one another. For the one who loves another has fulfilled the law. Ano ba yung sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma? Sabi pa niya ito, love does no evil to the neighbor. Hence, love is the fulfillment of the law. Kaya kinakailang, kapag tayo nagtatama, may kahibang na pag-ibig, hindi mo ganyan na kayo magtatama lamang walang pag-ibig. Kaya ano kaya kakakipan nito kapag sinabi natin na kapag ka nagtama ng kapwa mo tao ay should be born out of love. Ano ang ibig sabihin? Alam mo kasi, kapag tayo nagtatama, alam mo naman ito yung mga tinatama natin, yung panggaling. No? Tinatama mo na, pero siya pa magagalit sa iyo. Pero kapag sinabi mo, it should be born out of love, hindi mo pwedeng magalitan. Kasi bakit? Kasi kapag ikaw nagalit doon sa nagagalit na tinatama mo, mag-aaway lang kayo. Nasabi mo nga ang mali, pero hindi mo naman na itama. Nasabi mo lang ang mali, pero walang pinuntahan ka. Hindi mo pwede yun. Kinakailangan itatama mo yung mali. Yun at yung pamamaraan ay pinangayon ng mga kapalialin.
Kaya pa ako tinatama kasi pagka-away tayo. Pero kung isa't makita natin natin, ha, hindi, tinatama ko yan. Hindi sa pagkagalit ako sa iyo. Tinatama ko yan kasi ano dapat? Kasi mahal kita. Ano? Pero sabi nga natin, kung isa't tayong mga Pilipino, ha, okay na yan kahit na mali ka. Kasi kaibigan naman kita eh. Yun ang kalimitan ng tinatama natin. Kasi magkaibigan lang tayo, okay na yan. Hindi ko na nakikita yung mali na ginagawa ko. Ito mong example ko nito, ito yung sarili kong opinion. No? Pero kung inyong maalala, yung problema po natin sa Dagat Creek, yung problema po natin na hanggang ngayon na hindi namin magamit. Nakututusin po yung dalawang taon na, no? Na nakatapos nakalipas na administrasyon. Ibig sabihin, it's already more than 2 years. Hanggang ngayon, hindi namin nagagamit. And it costs billions of pesos. Hundreds of billions of pesos. Hindi lang isang bilyong peso. Hundreds of billions of pesos. Bakit? Eh, lahat na po yung mga engineer. Pero kung bakit ngayon nagkakaroon ng problema? Well, siguro nga. Eh, well, depende na rin sa audit ng international audit. Pero anong malipito naman ako? Kasi, ay, magkaibigan tayo eh. Okay na yan? Kasi magkaibigan naman tayo eh. Kaya, kuminsan, dahil sa magkakaibigan, hindi na itatama ang mali. Ang mali ay nagiging tama. Mali. Kasana kung makita namin na, kapag basabi natin yan, kaya natin tinatama yan, kasi gawa ng pagmamahal. Kaya, kahit na tayo ay awayin, nung ating tinatama, huwag yung aawayin. Yung nagtatama sa iyo. Kahit na ikaw ay awayin, hindi mo siya maaway. Kasi bakit? It is a product of love. Bahagi mo na kung saan ay makita po natin na maging bahagi ng ating pagtilay sa daigdig na ito. Para ko kasi magulang yan eh. Anak, pinatama ko na bakit? Ayaw ko kasi makahama ka. Kasi yung kaakibat ng kasalanan, yung kaakibat ng mali, no? Alin, pagtutusahan mo yan eh. Ikaw ang magtutusan niya. At hindi lang pwede, hindi lang ikaw ang magtutusan niya. Yung mga tao na sa paligid mo. At kung babalikan natin yung dagat rin, it is the Philippine nation, the Filipino people, ang magkikiri ng burden to pay the 100 billions of pesos. Nagawa hindi naitama kasi magkaibigan lang sila. Hindi. Kaya bahagi yun ako sa nakita ko na kapag kaibigan mo ang isang tao, mas marami sa iyo, dapat mas itinakama. At huwag tayong magtatama nung walang kaakibat ng pag-ibig. Kasi nasabi mo ang mali, hindi mo naman sigurado kung itatama. No? Kasi bakit? Walang pag-ibig eh. Anything that is not born out of love, will never be right. Yun yung pangayon na binibigay ng buhay kapag kinakailangan yung pagtatama mo ay may kasama pag-ibig. Kaya nga kinakailangan may pagdasal. Kinakailangan din namin ipagdasal. Ipagdasal din natin. Kapag tayo makita natin na meron tayong itatama, ipagdasal natin. And we should also ask other people to pray for us, to pray with us. Ito yung sinabi, mayroon mang dalawa o tatlo na nagkakatibon sa pangalan ko, at mayroon mang dalawa na mayroon iisang intention, ito yung pagkakaloob na. Kasi tinanong-lalo na, kapag yung intention na ito yung may tama ang kapatid natin na naliligaw ng landas.
ay hinihintay kalulugod yun ng Diyos. So kaya pinakailangan natin na isama rin natin sa ating panalangin. So ito yung dalawang araw na iniwanan ko sa inyo sa araw na ito. Pinalala sa atin yung sa araw na ito natin. Isa oral na tungkulin natin bilang pananampalataya na itama ang mali. Pangalawa, kinakailangan ang pagtatamang ito ay may kasama pag-ibig. Huwag kayong magtatama kung wala kayong pag-ibig. Hindi kailanman magiging tama yun. Lord, hear our prayers. May sinners and those
for the praise and glory of His name, for the good of all His holy church. O God, forgive us, forgive all, through prayer and peace. Praise be granted, and through this offering we will do fitting homage to your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully united in mind and heart. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings. With your divinity and even passion, for us, remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation. Through Christ our Lord, through Him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus in exultant praise as we agree. Thank you.
Giving thanks as your prayers, sworn to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ will be gotten into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world in the fullness of charity together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. And all of them died in your mercy. Welcome them into the light of your grace. Have mercy on us all, we pray, that we the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages. And may Mary to be always in the light that we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him. And with him. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honors is yours forever and ever. Now, we may be able to correct our brothers and sisters, full of God's love. And save our bodies as we await the blessing of the God of our Savior.